Mga kapatid, magandang araw po. Nakarinig ako, Brad Paul, na pwede makapasok sa live ni Pastor Bacalaris. Magtanong tayo. Ako lang ang magtanong. No? Pwede din magtanong siya sa akin. Okay? So, sa programa ni Pastor Bacalaris, pwede ako papasok at magtanong. Hindi ako mag-ano sa kanya. Magsapaw bro. Yung question lang. Kung ipaintulot, papasok ako. And then, hindi ako magbigay ko ng 100% na respeto sa programa nila. Okay? Susubukan ko na pagpasok at sana makapasok ako. Excited po ako. Magtanong na ako kahit anong tanong, anong oras siya matapos, maghintay lang ako. Okay? Brad Paul? So, ito na ang opportunity ni Pastor Bacalaris na makakay siya sa mga Katoliko. Tama. Nagdadala siya ng katotohanan eh. Kasi hindi siya harap sa face-to-face dialogue. So, pasok na lang tayo. Magtago sa kanyang program, so papasokin natin siya. So, si Father Darwin po papasok. Willing po na papasok sa kanyang program. Lang ako. Magtanong within 1 hour. Within 1 hour? Oo. Papasok ako. And then, with great respect and charity sa mga kapatid natin ng mga Sabadista. Ako lang po ay magtatanong sa programa ninyo dahil para matest naman. Di ba? At nakita ko yon na gusto ni Pastor Bacalaris na ako ang papasok. Yeah, papasok ako katulad ng ginagawa natin sa ang dating daan. Nakapasok naman ako sa dating daan pero hindi nilit yung Zoom natin. At ako ay with great respect po sa mga Sabadista dahil kapatid po tayo and then pareho tayong naghahanap ng katotohanan. Kailan ako papasok? I-schedule natin yung pagpasok ko. Parang may video din tayo, ma-record din natin. Okay? So kailangan Father, itong video na to ay mapaabot sana doon sa mga 70 Adventist at malaman ito ni Pastor Bacalaris para makapag-sit up tayo. Yes. Kung kailan ako papasok na araw, oras na papasok si Father Darwin sa kanyang program dahil hindi siya lumabas, so kita lang papasok doon sa programa niya. Sa programa niya. So I hope hindi aatras dito si Pastor Bacalaris. Yes, kasi yes. Sabi niya, anytime pwede siyang pasokin sa kanyang programa. Schedule so, natin. Ito na ang opportunity niya na matanong siya, mapasok natin. Kahit ang sagot niya, isang oras, maghihintay ako. Okay. So I hope tanggapin ito ng kampo ni Pastor Bacalaris. Oh, dahil yan ang kondisyon nila eh. Papasukin natin yung programa ninyo. It is great opportunity na maraming manood sa programa Amen. Ninyo and then marami din na mga Katoliko ang makinig. Taga-subaybay. And then tingnan natin. And then very purpose ito Father na lilitaw yung katotohanan yes. Kung totoo ba talaga yung pinagsasabi nila ni Pastor Bacalaris sa mga programa sa mga nila. Programa nila. So itanong yung opportunity. Kahit anong tanong, di ba? Kahit anong tanong. Pwedeng mag-isa sila sa kailang sarili ng mga teaching kung ito teaching. Ba ay na-align sa tunay na turo ng banal na kasulatan at sa katotohanan. So sa mga nanood, pwede niyong i-share, ipaabot ito para makapag-sit up na tayo ng exact date and hour para sa excited ka na ba, Brad Paul? Oh, excited ako sapagkat si Pastor Bacalaris ay palaging nasa program niya, hindi lumalabas sa programa. So kita na ang mag-initiate ng pamaraan na masalang siya sa tanungan portion. Mm-hmm. At ang maganda na Father, sana lumabas siya sa kanyang lungga. Oh. At makig-face to face talaga sa hamon na ibinigay niya sa mga Catholic faith defenders. Totoo. Wag duwag. Kung nasa katotohanan tayo, dapat nating mapanindigan. Magpakamatay po mga tayo sa katotohanan amen. Eh. So, diba? So magandang opportunity so, no, kay Father Pastor Bacalaris na si Father Darwin po ay willing na papasok sa walang kanyang topic. Programa. Walang topic. Kahit anong tanong, the walang sun. Topic. Under the sun. Basta puro tanong lang. Sasagot lang siya. Sasagot lang siya. Yan. Okay. So I hope handa-handa tayo, Brother Paul. At i-set natin yung schedule. Pwede mag-communicate ka personal sa kanila. Oh, okay. Para mapabot natin yung maganda na idea. Binibigyan namin kayo ng pabor, ha? Tama. Programa nyo yan at papasukin natin.
At dahil nag-invite kayo, huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako masamang tao. With a great humility and compassion, yan ang kapagkita ko na ugali sa inyo. Dahil ang tibon nyo naman yung kaaway natin hindi naman tao. Yes, yes. Amen? Oh. And then, yan, naharapan tayo, no, brother. Mag-live din kami para walang bias. Mag-live din kayo, parang patas tayo. Okay? At hihintayin ko yan dahil hindi ba naka-uwi ng Pilipinas si Pastor Bacalaris dahil bumibisita sa ating mga simbahan dun eh. Sa pilgrim site natin, bumibisita si Pastor. Ang mali niya, Padre, hindi siya bumisita sa mga religious sites ng historical, mga history ng Kristyanismo. Hindi siya pumunta doon sa Bethlehem. Yung radio lang niya. Doon sa lugar na ipinagpinso Kristo. Doon sa bahay ni Mama Mary sa Anunsisyo, no, sa Nazaret. Oh, hindi niya pinakita yung bahay ni Kristo. Sa bahay sa Lumaki at Painong So Kristo. At doon sa Calvary. Galing, bro. Oh, hindi na tayo maluloko sapagkat na, alam na natin na yung ano nila, yung ano, pinakita nila simbahan ay yung apartment lang. Nag-rent lang sila doon. Kaya hindi sila pwedeng gumamit ng church sapagkat hindi sila recognized sa Jerusalem as church sapagkat tatlo lang ang recognized doon. Ang Jews, ang Muslim at saka ang Christian. At yun ay tumutukoy sa simbahan Katoliko at Amen. Sa Orthodox, hindi sa Seventh Adventist Church. Dahil we never follow the day, bro. Amen. We follow Christ. Amen. But itong Seventh Day Adventist, nag-follow sa Seventh Day. Hindi siya nag-create sa Seventh Day. No? So yung kaibahan natin, we follow not the day, but the Lord of the day. Amen. So, yan lang po mga mga natin, no? Si Isabel Nobles Saberpol na nanonood sa atin. Si Patricia Jimenez nanonood din sa atin. Si Jeanette Cabo Nisa, si Ima Japinan nanonood din sa atin. So, ating i-pray, Father, na ma-materialize ang ano, ang planong ito na wala nang alibay pa na gawin si Pastor Bacalaris. Meron na tayong ginawa na mga pamamaraan. Para kayong dalawa magkaharapan sa isang question and answer portion. Harapan portion. Online. Programa nila. Okay? Mas maganda, haharap siya. Mas mabuti. Andre, salamat kaayo sa pag-anhini mo sa Tagum City. Bisan wa ko katambong, pero pasalamat gyapon ko kay migahin kag panahon sa pag-anhi sa Tagum. Maraming salamat din, mga kapatid. At kasama natin ang gwapong driver natin, si Brother Romero Reroma. Nagamingla no, niya, siya maghatid natin patungo sa inayawan. Okay. Pero meron pa tayong i-bless na bahay dito. And then, after here, pupunta na tayo sa inayawan, sa lugar kung saan tayo mag-relax. No? At yan, bibong-bibo yan, ha? At yung mga viewers natin dyan, grabe. Uh-huh. Dahil marami sa atin, libo-libo ang manood dyan. Dahil isa si Pastor Bacalaris na influential talaga sa Seventh Day Adventist sa social media. At ako din ay ganoon, magkatulad kami, magkaharapan tayo, okay? At yung condition niya, 1 hour and 1 hour, tingnan natin kung totoo ba yung condition niya. Malalaman niya, kayo na mag-decide, ha? 1 hour, tanungan, 1 hour, may panahon ba ako na magka-elaborate eh? Sa akin ng programa, dahil kung papasok siya sa ating programa, bibigyan ko siya ng, kung gusto niya 2 oras, okay lang. Magtanong lang ako kahit sa programa ko. At pwede siya magtanong sa atin. Okay? So pagkataon na ito ni Pastor Bacalaris, no? Tingnan natin kung time to shine. Sa kanyang standard, na maibigay ba niya na 1 oras tanungan. Okay? Dahil papasok talaga ako. Sapagkat maraming mga ano, Father, marami nang tumanggap sa kanyang hamon. Siya na lang hinintay. May isang pare, si Bert Adesino at kayo. So, may tumanggap na sa kanyang hamon. Pero, binago ang nila, tanong, bro, binago kailan nila, siya harap? Bro, binago niya sa programa niya. Kung harap kayo. So, ngayon, kasi yun ang indication, Father, na medyo talagang hindi naman harsh itong word na ito na naduwagan siya. Naging duwag siya sa pagtanggol ng katotohanan. So, hindi pwede magtago na lang sa kanyang upuan doon sa program. Kailangan na lumabas. Tulad ng mga ibang debaters, no? Sila ni Laid, sila ni Alado, si mas matibay Condino. Pa sila siya. No? Mas mabuti sa lumabas pa sila. No, mga ordinaryo lang, di ba? Na evangelizer. Pero matapang. Ayan ang gusto ko eh.
matapang kahit hindi tunay na simbahan, di ba? Kami, matapang, kahit tunay pa. Nakatunay naman kita simbahan. Dubli ito. So, minimension na si Chris. So, yeah. Pastor Chris, maghihintay kami. Excited na excited po ako. Excited na excited din na yung mga tao dahil makarinig both side. Amen. Sa ating argumento. At bigyan mo din ako ng isang oras. Amen. Di ba? Oo. Oo. Dahil yun naman ang, yun naman gusto ang mo challenge niya. Wala diba? Na tanongin siya. Okay. Yan lang sa'yo muna mga kapatid, no? Mga mensahe natin pa, parang kay Pastor Chris Bacalares at sa buong mga defenders sa mga Seventh-day Adventists. Ako po, ibigyan natin kayo ng pabor. Mapasok ako sa inyong programa at handang magtanong with a humble heart, with a great respect. Kailan kayo mag-period? Doon ako magtanong, no? Kung sasabihin mo, okay, next question. So kapag mag-signal ka ng next question, diyan lang ako sasalita. Ayan lang sila masumagot. Oh, explain lang kayo diyan, no? And then tanong lang ako. At kung may tanong din kayo, sasagot naman ako kung alam ko yung sagot. Okay? So yeah. ang atin lang pade, hintayin natin ang go signal niya para magkapag sit up tayo at sana ang discussion na ito ay healthy na makapulo tayo ng mga learnings at itibay ang bawat paniniwala natin sa Panginoon. Yun ang ating bottom line na purpose sa dialogue na ito. At makilala ka sa buong mundo, Pastor. Amen. No? Dahil worldwide natin programa dito sa Facebook page at sa Facebook, YouTube channel natin. Ano mo, invitean mo sila, Brother Paul, sa YouTube channel mo? So, sa mga viewers, meron din tayong YouTube channel, Catholic Crusader, CFD Paul San Pablo Alima. I have more than 75,000 subscribers and how I wish you will be added as one of my future subscribers sa aking channel. Punto, huwag kalimutan. So si Pastor Bacalares pwede din papasok doon. Welcome na welcome sa Father, no? Anytime. Sa punto. Ayan, anytime. Welcome din tayo sa kanyang sariling programa. Okay, pasokin natin. Amen. Okay? At dala natin ang katotohanan. Wala nang iba. Ang dala ko ay katotohanan lang. At kung may katotohanan din si Pastor Bacalares, at tatanggapin natin. Okay? Tatanong lang tayo, no? Tatanong lang. Tanungan portion lang. Okay? Kanusaan ni Father, mag-agad lang ta sa ilahat. Eh, gigaan to. Binibigyan natin ng pabor ang ating mga mahal. Dahil mga mahal natin, amen, Brother Paul. Yung mga kapatid natin na mga pastor, kahit iba tayo ng pananaw, pero kaya nga nagsiwalat kami sa katotohanan dahil sa pag-ibig namin sa inyo. No? Kung hindi pa kayo iniibig namin, hindi kami magsasalita ng katotohanan. At hindi kayo bigay ng panahon para sa inyo. Kaya ito, panahon to eh. At papasukin talaga namin kayo. Okay? So, i-pray natin, na materialize ang... Okay, at wala nang alibay ha, dahil yes, yan na ang kondisyon ninyo. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. may kanta inawit si ano? Tata Rosal. Ano lagi? Saan ka na? Bacalares. At sinanggo ni Tata Rosal ba? Sige. Sige, bye. Sinishare ko yun eh.